Ipagdiriwa ngayong buwan ng Pebrero ang National Arts Month. Nandito nga sa bansa ngayon ang international auction house na Christie's para magsagawa ng forum kaugnay sa tinatahak ng Philippine arts sa global market. Balita hatid ni Joseph Moro. Mas exciting na Art Fair Philippines ang nagbukas ngayong taon. Dalawang floors ng parking area sa The Link, ang kininverted ginawang exhibition area sa Makati na sentro hindi lamang ng negosyo kundi ng sining din. Tampok ang best of the best ng Philippine contemporary art. Nandiyan ang mga obra ng Pinoy master na si Ben Cab at mga contemporary artists na sikat sa ibang bansa. Tulad ni Geraldine Javier na tila tinatalakay ang kahulugan ng mga santo sa ating buhay at kultura. Tampok din ang mga obra ni Narodel Tapaya, Ronald Ventura, Manuel Ocampo na sikat sa mga kolektor sa Europa. Siyempre pag art, hindi lang yan painting, mga sculpture, of course photographs, no? At saka this is very interesting. It's tawag dito, well, ang title is Proof of Life. This is a collage, John Avellana. And if you look closely doon sa mga photographs, these are photographs ng mga survivors ng Typhoon Yolanda. So this is a very interesting pagsasalin into art form yung mga experiences natin. Kapansin-pansin sa mga trabaho ng mga Pinoy artists ang pag-eeksperimento rin. Hindi na lamang limitado ang isang pintor tulad ni Louis Cordero sa painting. Ang ping pong tables ito, nagawa sa acrylic pero sa halip na kwadrado ang mga lamesa, iba't iba ang hugis nito. Makulay din ang mga ito tulad ng style kung saan nakilala si Cordero. Naisip ko kasi yung art fair parati, para tumitingin lang yung tao, para tumingin ng mga art eh. So naisip ko paano maglagay ng parang sports event sa art fair eh. Parang kakaiba naman sa lahat para makipag-interact naman sila kung sculpture ba to o painting, di ba? Sa kauna-unahang pagkakataon, narito ang International Auction House na Christie's. Sa mga susunod na araw, magsasagawa sila ng mga forum tungkol sa tinatahak ng Philippine art sa global market. Sabi ni Jonathan Stone, chairman at International Head of Asian Art ng Christie's, malaking katangian ng Filipino art ang pagtalakay nito ng kasaysayan. It has an immediacy. It has a vibrancy and immediacy which comes across very strongly. There are a lot of different colors, there's a lot of different image. I think it's very image-driven. It is something that speaks very quickly to people, I think. Dagdag niya, malayo pa ang mararating ng Pinoy art na ngayon pa lamang nabibigyang pansin. We're very pleased that we've played a small part, I hope, in being able to present it on a global stage through the sales that we have in Hong Kong, because we've centered all our Asian 20th century contemporary art in Hong Kong, and it provides a great global platform. Joseph Morong, GMA News.